Ayan, kumusta mga Lods? And dito ulit tayo ngayon. Nagawa tayo ng panibago nating tutorial video. This time, ang gagawin naman natin ay kung paano mag-edit at mag-upload ng YouTube thumbnail. YouTube thumbnail. Okay, gamit ang ating iOS gadgets. So, tara, isa na natin. Yan guys, no? Mag-i-edit muna tayo ng thumbnail natin. So, tapos mamaya, i-upload natin siya. So, ako kasi, ang ginagamit ko kasi na apps is Ponto. Ito, itong Ponto na to. Yan, kung nakikita nyo sa screen, no? So, open natin yung Ponto. Kasi para sa akin, madali kasi ito yung gamitin. Eh. So, open natin yung camera. Itong camera sa baba, nasa gitna. Ito. Okay. Pinutin natin yan. Tapos, plain image. Ito. Select plain image. Tapos dyan, select natin tong image na to na black. And mula dyan, papalitan natin tong size na to. Ito. Kasi may standard size si YouTube. Dito natin yan. Tapos, custom. O, mula dyan sa custom, kailangan natin palitan yan ng standard size. Ang standard size kasi ni YouTube para sa thumbnail is 1920 over 1080. So, palitan natin yan. 1080. So, yan. Ayan yung standard size ng thumbnail sa YouTube. So, tandaan nyo yan guys, ha. Done. Tandaan tayo dyan. So, mula dyan, pwede ka ng empty. Empty, pwede mo na siyang gamitin, no, kung gusto mo ng black. Or, pwede mo naman palitan ng color ng gusto mo. Kasi ayan ang pinaka magiging background mo, no? So, kung gusto nyo magpalit ng color, itong color na to, pindutin natin yan. Ayan. Tapos dyan, may pagpipilian tayo anong gusto natin. Halimbawa, gray. Diba? Ayan, o. Or red. O kaya naman, orange. Anong gusto nyo, purple. Diba? So, sa thumbnail na to na gagawin natin, ang piliin siguro natin medyo blue, no? Tapos dagdagan pa natin ng isa siguro, itong medyo light. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, ha, mga Lods. Ayan, pwede nyo adjust yung mga kulay nyan, depende sa gusto nyo. Ayan, laruin nyo lang yan mga Lods, no? Pero para sa akin okay na siguro itong ganito, simple lang, no? Simple lang natin. So save natin. Tapos, apply. So, yan na yung gagamitin natin. So, mula dyan, pindutin natin ito sa may taas na to. Pindutin natin yan. Tapos, use and save ang ilalagay natin. Ang gagamitin natin, no? Use and save. Pindutin natin. So, ganyan ang magiging itsura nya, mga Lods, no? So, mula dyan, guys, no? Labas muna tayo dyan. Kasi yung picture ko kanina na ginamit, i-edit din muna natin. So ituturo ko na rin sa inyo kung anong ginagamit kong apps para ma-edit yung picture ko, para kahit papano medyo decente naman tingnan, no? So ituturo ko sa inyo, labas muna tayo rito. Ang ginagamit ko na apps sa pag-i-edit naman ng picture is itong eraser, itong apps na eraser. So madali lang din siya gamitin. Copy natin yung eraser. So, dyan kuha tayo ng image. Yung image kanina na picture ko, na gagamitin natin sa thumbnail. Itong sa may taas na to. Ayan, pindutin natin yan. Tapos yung image na i-edit natin. No? So, ito kasi yung napili ko kanina. So, halimbawa ito. Bali, ang pag-edit niyan, buburahin lang natin yung background. Kasi background eraser tong apps na to. So, para medyo mas decente lang ng konti. At least konting konting bura, kasi hindi naman din ako ganoon kagaling, no. So ipapakita ko lang din sa inyo. So pindutin natin itong crop sa baba. Ayan. Palitin lang natin siya ng konti. Okay, yan. Para medyo yan, para medyo lang tapos done. Para medyo malinis yung ating thumbnail. Tapos mula diyan mga Lods, pindutin nyo tong erase sa may baba. Itong erase na to. Ayan. Okay, mula dyan
itong erase, pinutin natin, no? Pag pinutin mo na yung erase na yan, pag nag-touch ka na rito, pabubura na siya dyan, nalalabas na siya. So, ang gagawin natin is buburahin lang natin siya ng maayos. Daan-daan lang. Okay. Para medyo, kahit pa paano, eh, medyo decente yung ating thumb. Ito kasi yung ginagamit ko dahil ito yung parang pinakamadali para sa akin. Hindi naman ako magaling sa mga pag-edit-edit. So yung mga madadali na lang naps ang ano, kaya natin. Hindi rin naman tayo take masyado. So ganyan lang siya, Lods. Oh. Burahin lang natin siya. Para medyo... Bali, ganito talaga ako mag-edit ng thumbnail ko. Nasi-share ko na lang din sa inyo. Pati yung mga apps na yan. Okay. So, ganyan lang siya. Tapos, done natin. Done. Okay. Tapos, pag gusto nyo pa ulit mag-bura, katulad dito, may bandang ilalim, meron pa, no? Grace. Dito tayo mag-umpisa. So, yan. Burahin na natin ilalim. Para medyo maganda. Okay. Dahan-dahan lang. Anyway, pagka naburan naman siya, sumobra siya sa pagbubura nyo. Halimbawa, ganyan, sumobra siya, mga Lods, no? Pwede nyo siyang i-restore. Pwede nyo lang itong restore na to. Yan. Tapos mababalik nyo yan, image na yan. Halimbawa yan. Okay. Yan. So, okay na. Isa erase ulit tayo. Ayusin lang natin. So, yan. Yan. So, yan. Medyo okay na siya kahit pa paano. Tapos yung bilog na yan, pwede naman natin palitin din yan, eh, kung gusto natin. Eh. Yan. Yan. Okay, para mas makalinis tayo ng image natin. Okay, yan. So, yan. Para sa akin mga Lods, medyo okay na yan. So, done lang. Yan. Yan ang gagamitin natin ngayon sa ating thumbnail. Okay, save to photo album. So, yan ang gagamitin natin sa ating thumbnail. Okay. Tapos, pumbalik tayo sa punto. Ito sa Ponto na apps, yung katulad kanina. Diyan tayo mag-add image. Yung picture na ginamit natin kanina. Ayan. Ito yung na-edit natin. Open natin. So, dan lang ha. Dan lang mga Lods. Ayan, ayan. Tapos, yan. Mula dyan. Pinutin mo lang yung image na yan. Papalaki natin yung size. Ayan. So, yan. Palaki natin. Okay. So, ganun lang kasimple yan mga Lods. Palaki natin konti. Ayan. Okay. Ngayon lang, i-occupy natin yung space. Ayan. So, okay na siguro yan, no? Medyo decent na yan. Pagkatapos nyan, ang gagawin naman natin ay mag-add naman tayo ng text, halimbawa. So, pindutin natin tong sa baba. Ito, itong baba. Pindut lang tayo sa may bakante na yan. Yan. Lalabas dyan, add text. So, pindutin natin yung add text. So, type tayo ngayon dyan. Halimbawa, ang ilalagay natin ay upload. Yan. Upload. So, okay na yan. Done. Pwede na natin lagayan dito. Ayan. Tapos, sa dyan, sa may upload, pag pinindot mo yan, lalabas na yan lahat sila dyan. Yan. Text, may font, may style. Pag yung style, pinutin natin. Ayan, pwede mong lagyan ng background yung iyong text. Bawa upload. Pag lagyan natin ng color, kung gusto natin, halimbawa, gray. Halimbawa, gray. Ayan. Halimbawa, yan. Okay na yan. So, done lang, done. So, ayan mga Lods, no? So, halimbawa ay gusto mo pala kayo yung size nung iyong text. Pindutin nyo lang yung size. Laro-laruin nyo lang yung mga Lods na. Yan. Tapos, oh, yan. Okay. Pwede nyo palitan. So, okay na muna siguro yan ngayon. Tapos, halimbawa, para pare-pares yung size nung inyong text, pindutin nyo lang ulit yung letter na yun, text. Tapos, itong arrow na to, i-slide nyo lang. Kuha tayo ng duplicate. Ito duplicate kasi itong dalawang box na to. So, yan, pinutin natin. So, yan, magiging dalawa siya, mga Lods. No? Tapos,
babaguhin lang natin siya. Halimbawa, upload and edit. Yan. Kasi itong tutorial video na to, ito na mismo yung gagamitin natin thumbnail mamaya sa pag-upload, no. So, upload and edit. Okay? So, parehas na sila, 'di ba? Parehas sila ng style, parehas sila ng yung size, madali na lang baguhin 'yan mamaya. Duplicate ulit tayo. Okay. Okay. Ito ulit. Tapos palitan ulit natin 'yan sa text. Pinutin niyo lang yung mga words tapos 'yan text. Burahin ulit natin, palitan natin ng halimbawa ay YouTube thumbnail. Yan. So done. So baguhin natin mga lods. Ito halimbawa ay palitan natin ng style. Ang gawin natin is yan, tingnan natin yan. Yan, pwede na siguro yan. And tapos itong isa, palitan din natin ng style, background. Siguro ito. Yan, yan, yan. Medyo buhay ang kulay natin. So, yan. Size, medyo, ako kasi medyo tinitilt ko siya. Itong tilt to. Para medyo may dating ng konti. Okay. Yan, tilt lang natin ng konti. Yan. Tapos ito tilt din natin. Yan. Depende sa inyo, Lods, kung anong gusto nyo, ah. Style. Okay. Size. Medyo lakihan natin. Ayan, size. Lakihan din natin. Para mapansin. Okay. Size nya is... Ayan. Tapos, lagyan na natin ng konting style. Copy ulit tayo. Ayan. Oh, ganito na talaga ako mag-edit ng aking ano, ng thumbnail. So, open natin yan. Text, buhay natin. Buhay natin ng question mark. Done. Tapos, isa pa. Duplicate tayo. Duplicate. So, ganyan lang mga lods. So, kung bawa is, ano lang naman yan. So, yan. Ayan. Palitan natin ang mga color para medyo buhay yung background. Red siguro. Background is orange. Para lang makita. Background natin is green. So, halimbawa ganyan mga lods. So yan, okay na siya, ganyan na yan. Tignan natin, lagyan lang natin ng, pag magdadag pa kayo ng image, pwede mga lods dito ulit sa may baba. Yan, add image, lagyan lang natin ng ating YouTube channel. Siyempre i-ano natin, i-promote natin yung ating channel. Halimbawa yan. Yan, palitin lang natin, lagyan natin sa may baba. Size. So, yan. Para may promote naman yung channel natin. Yan. Okay, ayusin nyo lang mga lods. Ganito ako mag-upload at gumawa ng aking YouTube thumbnail. Kaya medyo matagal mga lods, pasensya na kayo. Tapos hanapin natin yung muna natin. So yan, lagay lang natin dyan. Bawa yan. So yan, siguro okay na yung mga lods, no? So, after nyan, nakagawa na tayo ng thumbnail natin, save lang natin, save. Tapos save image. Okay, close lang natin yung mga yan, labas na tayo dyan. Ngayon, mag-upload na tayo ngayon ng ating thumbnail. So ang kasunod na gagawin natin, punta tayo sa ating YouTube studio. Ito, may mga YouTube studio naman na siguro kayo. Pag wala pa, kailangan nyo mag-install nyo mga lods. So ayan, sa YouTube Studio, open natin. Tapos dito sa ating dashboard. Ito, dashboard natin. Ayan. So mamili tayo dyan ng video na gusto nating palitan ng thumbnail.
So halimbawa ito, halimbawa lang naman na ito, open natin yan. So kung mapapansin nyo dyan, meron na dyan sa may taas yung barang lapis ito. Ayan ang pipindutin natin, ano. Okay. Tapos meron pa rito sa kabila yung lapis ulit. Ayan, isa pa. Open. Tapos ito sa may bandang baba, oh, meron siyang change na nakalagay. Itong change na to sa mga verified na account lang. Kasi pag hindi pa verified ang account nyo, hindi nyo ma-open tong YouTube thumbnail. Hindi kayo makakagawa ng YouTube thumbnail. So kailangan naka-verified account muna kayo, no. Meron na ako diyan sa baba na vlog na ginawa din na tutorial para sa pag-verify ng inyong account, YouTube account, kung wala pa kayong ano, verified, di pa kayo na-verified. So change lang. Mamili tayo rito kung anong ito yung ginawa natin kanina. Halimbawa yan. So yan. So yan lang, select. Pag ito yung sinelect na natin, magsisave na siya, mga lods. Halimbawa, pag isang pinot na lang yung select na yan, ayan na mismo yung magiging itsura ng ating YouTube thumbnail sa mga video natin, no? So ganun lang siya, mga lods, no. And sundan nyo na lang, hindi siya ganun kaayos kasi itong YouTube thumbnail na to, kaya na mismo yung gagamitin ko rin mamaya, no? Lilinisin ko na lang ng konti, ayusin. Pero ang pag-i-edit at pag-upload ng thumbnail is ganun na. Ganyan na, ganyan na. So, ayun, sana may natutunan kayo sa ating ano, tutorial video. So, yan mga lods, sana nakatulong sa inyo yung tutorial video na to. And if nagustuhan nyo yung video natin, please like this video. And don't forget to subscribe na rin. And please click the notification bell button para updated kayo sa mga susunod nating tutorial video at mga vlogs. Okay, so hanggang dito na lang ulit, hanggang sa susunod na tutorial natin. And thank you, mga lods. God bless. Bye-bye.